Hello mga ka-garden! At dahil marami nga akong na-harvest na kundol noong nakaraang araw, ay gagawa tayo ng kundol candy. At samahan niyo ako guys sa pagluluto nito. Halos 1 kilo nga pala ang bigat ng bawat isa nito. Pero dahil aalisin nga pala natin yung buto at balat nito, ay mababawasan pa nga ito ng timbang. Medyo matigas nga pala ang balat nito, kaya naman medyo mahirap balatan. At kailangan nga natin mag-ingat para hindi tayo masugatan. Kaya naman hinati ko na ito sa gitna para mabilis baltan. Inalis ko na nga rin pala yung mga buto nito. At ginayat ko na nga rin ng maninipis lang. Para nga hindi ako mahirapan na lutuin ito. Dahil nga matatagalan tayo magluto kung makakapal ang gayat. At pagkatapos ko nga itong gayatin, hinugasan ko na nga rin ito. After ko nga itong mahugasan, ibababad naman natin ito sa apog ng overnight. 3 kutsara nga pala yung nilagay ko ditong apog. Tapos yung tubig nga pala nito ay mahigit 2 liters. Ang iba nga palang gumagawa nito ay 8 hours lang nila binababad. Kung medyo matigas na nga ang kundol, pero since hindi pa nga ito magulang, ay overnight nga natin ito ibababad. Hinalo-halo ko nga lang ito. Tapos nilagay ko na rin yung mga kundol. Binabad ko na nga ito overnight. Kinabukasan nga ay dapat na natin itong hanguin. Kailangan nga pala natin itong banlawan para nga maalis yung apog sa mga kundol. 4 hanggang 5 banlaw nga pala yung ginawa ko dito. Para sigurado talaga na malinis na malinis na. Ito nga pala yung huling banlaw na ginawa ko. Clear na nga itong tubig kaya pwede na ito. Matapos ko nga itong hugasan ay pinakuluan ko na ito ng 20 minutes. At matapos pakuluan, ay babanlawan ulit natin ito ng malamig na tubig or pwede rin namang tap water. And after nyan ay kailangan nga natin itong i-drain at i-air dry. So ayan, ito na yung ating mga kundol. Tapos na natin itong pakuluin, tapos na air dry na rin natin siya. Ngayon na malalagyan naman natin siya ng asukal. At ang ratio nito sa bawat 1 kilo ay 600 grams na asukal. So ito bali 2 kilo to, kaya ang ilalagay natin ay 1.2 kilos na sugar. Lagay na natin. So pwede naman kayo guys gumamit ng puting asukal. Kung ano po yung prefer ninyo as na gamitin. So eto nga't nalagay ko na yung asukal. Hahaluin ko nga lang ito hanggang sa matunaw. At ilang minuto nga lang ay natunaw na yung mga sugar. And after nga niya, set aside muna natin ito. Kailangan nga pala natin itong ibabad up to 6 hours para totally maabsorb nga ng kundol ang asukal. After nga natin mababad ng 6 hours, ay lulutuin na natin ito. Dito ko na nga pala ito sinalang sa kalan dahil medyo matagal nga lutuin ito. At habang nilalagay ko nga ito sa kawali, ay nalalangap ko na nga ang amoy nito. At talaga namang napakabango at amoy nakakatakam. Kaya naman hindi ko ito napigilan na tikman. At masarap na nga talaga yung lasa nito. So ayan, after ilang minutes nga lang ay kumukulo na ito. Medyo malapot na nga agad ito kaya antabay tayo sa apoy. So eto nga't medyo natuyo na yung ating kundol. At dito nga ay medyo mapapalaban na yung braso natin sa kahahalo. Pag kasi medyo natuyo na ay dapat dire-diretso ang halo natin para din maiwasan natin ang pagkasunog nito. At pagkatapos nga ng mahigit kalahating oras na paghahalo nito, ay ganito na nga yung consistency niya at medyo nagpa-powderize na nga yung asukal nito. Pero hindi pa nga totally tuyo yung ating kundol dito, kaya kailangan pa natin itong haluin ng mga ilang minuto. At after ilang minutes na paghahalo, ay ganito na nga yung consistency niya. At sa wakas nga ay nakuha na rin natin yung tamang consistency nito at tuyong-tuyo na nga yung kundol dito. Kaya pwedeng-pwede na natin itong ahunin. So ayan, after 10 years ng paghahalo natin, ayan, na-achieve din natin yung consistency na gusto natin. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Oh, diba? Achieve na achieve yung ating kundol candy, ayan.